Nasa 1,000 Pinoy sa Hong Kong ang masigabong sumalubong kay Pangulong Duterte. Karamihan sa kanila ay mga masuging taga-suporta ng Pangulo, lalong-lalo na noong nakaraang halalan ng binoto nila si Ginoong Duterte. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay mga hamong kanilang kinakaharap araw-araw, tulad ng mababang pasahod, pananakit ng ilang amo at pagkawalay sa pamilya. Kung kaya't humiling ang Pangulo sa kanila ng ilang taon upang kanyang ayusin ang mga problema ng bansa. Pagkatapos noon, maaari na raw silang umuwi at magtrabaho sa Pilipinas. Give me time. 3 to 4 years. 4 years, okay talaga tayo. I am sure okay na tayo. I would have solved almost all of the problems. Upang tulungan ang mga OFW, sinabi ng Pangulo na may plano silang magtayo ng isang OFW bank. Siya'y naniniwala na mapabibilis nito ang mga transaksyon tulad ng pagpapadala ng pera. Ayaw ko yung maraming regulasyon kasi dyan ang papasok. And magtayo ako ng bangko, OFW Bank, para direktin. Upang maisakatuparan ang OFW Bank, kinakailangan daw muna itong aprubahan ng Kamara. Nais rin daw niyang pabilisin ang pagpaproseso ng Overseas Employment Certificate o yung tinatawag na Exit Pass. Idinadaing raw kasi ng mga OFW ang tagal ng kanilang ipinipila para dito mayat maya. That there has to be an aberration somewhere in the system. Yes. I will ask Bebot Belio to study. Isa rin sa mga ipinangako ng Pangulo ang paggawa ng hiwalay na ahensya ng mga ngasiwa ng mga recruitment agency. Layon raw nitong mapaigting ang kampanya ng pamahalaan laban sa mga illegal na recruiter. Sa kasalukuyan ay may mahigit sa 200,000 Pinoy ang nagtatrabaho sa Hong Kong. Rex Remitio, CNN, Philippines.